Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we're going to make tortang tuna. So ito yung ating tuna in spring water. Yan, kakaiba siya at medyo kakaiba yung brand niya. Meron tayong 1 egg, all-purpose flour, crushed pepper, onion powder, garlic powder, and salt. So tara, let's start cooking. So ito, nabuksan ko na yung aking tuna in can at tanggalan ko na rin ng water. So babatihin ko muna ng konti ang ating itlog. Napakasimple lang naman ito na ulam kasi Lent season na rin ngayon, wala akong maiulam, so wala akong maisip. Ito lang yung nakita ko. Sabi ko, why not? Itatry ko siyang mag torta using tuna. Yung ating tuna naman is medyo imported siya. Merong sponsor, bigay lang. So, kaysa naman ma-expired lang siya, although malayo pa naman ang expiration, gamitin ko na lang, why not na gamitin natin para maging ulam. So, yung may mga ulam dyan or walang ulam dyan sa bahay, kung meron kayong tuna, ganito lang yung gawin, simple lang siya. Another cooking idea para maging kapaki-pakinabang naman yung ating mga dilata dyan sa bahay. So ayan, lalagay ko na yung ating spices, salt, crushed pepper, onion at saka garlic powder. So kung gusto nyo naman ng mas maraming pepper o mas maraming salt, dagdagan nyo na lang. So nasa inyong preferred taste na. So ako kasi gusto ko mas konti yung alat, so konti lang lalagay ko. Okay lang yung garlic and onion powder, mas flavorful pa nga pagka maraming lalagay. So imimix lang natin lahat yung ating mga spices, saka natin lalagyan ng flour. So sa ganito kadaming tuna, lalagyan ko lang siya ng mga 4 tablespoon ng all-purpose flour. So mix-mix lang bago natin iprito. So dito sa aking pinainit na pan, konting oil, although ito naman ay non-stick. So need pa rin natin ng konting oil. So painitin lang ng konti bago tayo mag-start mag-fry.
So ayan, last batch na ng ating pagpiprito. Malapit na tayong matapos. At ako ay habang nagpiprito, meron na akong sinasaing na kanin. So sasabayan ko na rin siya ng kanin para makakain na rin ako at ako ay nagugutom na. So ayan na, tapos na yung aking pagpiprito. Makakakain na rin ako sa wakas. At nai-excite na akong tikman ng aking gawa. Napakasimple lang niya at napakamura. At di na kailangan ng maraming mga chicheng. So ayan, maraming salamat. Huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe sa aking channel. At kung bago ka pa lang, you know what to do. Manood ka muna ng aking video bago mag-sub and like. So huwag ka kalimutang mag-share na din para sa ating mga ibang manonood magkaroon ng idea sa pagluluto. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye. See ya.